Hello po, magandang araw po mga ma'am and sir. Welcome po ulit sa aking YouTube channel. Ngayong araw naman po, mag-share po ulit ako ng isa pang free courses, isa pang website na nag-o-offer ng free courses. So, bago po ako magsimula at mag-share sa inyo, magko-comment lang po ako dun sa mga nag-comment tungkol sa aking nakaraang video kung paano magkaroon ng free certificate po sa Vival Publishing. So, nung nakaraan po kasi, medyo nagmadali ako. Pinagsama ko yung kung paano magkakaroon ng free certificate through webinars and self-paced ni Vival Publishing. Kaya medyo may mga naguluhan at medyo nahirapan sa instruction. So, ngayon po, ang gagawin ko po, iisa-isahin ko na lang po ulit sila. TFL, then ni mga international certificate ni Future Learn, and then ni Vival Publishing. So, this time po, isi-share ko naman po sa inyo kung paano naman po tayo makaka-access na mga free online courses ni World Health Organization, whose primary role is to direct international health within the United Nations system and to lead partners in global health responses. Since ngayon pong pandemic na ito, naisipan po nilang magkaroon ng mga napakarami pong free courses online para po ma-access po natin so that tayo po ay magagamit po nito. Ito na ate. And as tulad ko din, nangongolek ng mga kaalaman at so, ayan na po mga ma'am and sir, na-open na po natin yung browser, yung website ni World Health Organization na nagbibigay ng different free courses online. So, ang gagawin lang po natin is makikita nyo po sa inyong desktop, may nakalagay po dyan home, about, channels, courses, news, English, then login. So, ito po mga ma'am and sir, ay pwede nyo pong gawin sa gamit lang po ang inyong cellphone. Kasi po nung in-access ko po ito, ay cellphone lang din po ang ginamit ko. So, ang una nyo pong gagawin, you have to click this one, login. Yan. Then, kapag na-click nyo po yung login, alalabas po ito. So, since wala pa po kayong account, hindi pa po kayo tapos, hindi pa po kayo nakaka-create ng inyong account. So, ang una nyo pong gagawin is, mag-create po muna kayo ng inyong account. Sa baba po, punta po kayo sa baba, nakakulay gray po, i-click nyo lang po yung create account para po magkaroon kayo ng account. So, pag na-click nyo po yun, bibigyan po kayo ni World Health Organization ng paraan kung paano magkaroon ng account. So, ito po yung form niya. I-fill out nyo lang po lahat ng ito. Ilalagay nyo po yung name ninyo, yung email address, then, magkikreate lang po kayo ng password. Then,
I-repeat nyo lang po yung password ninyo. So, dito po mga ma'am and sir, make sure po na ang email address po na ilalagay nyo is valid. Kasi po kapag hindi po siya valid, or kapag hindi po siya active, hindi nyo po siya magagamit. Hindi nyo rin po ma-access ang website ni World Health Organization. So, make sure po na valid and active ang email address na ilalagay nyo dito. And huwag nyo din pong kakalimutan yung password na inyong inilagay. Kasi po, yan po yung gagamitin nyo kapag po kayo ay nag-login na mismo. Bakit hindi nyo po kailangan kalimutan yung email address? Kasi po, hindi po kayo papayagan ni World Health Organization na i-access yung kanilang free courses hanggat hindi nyo po naku-confirm sa inyong email ang kanilang confirmation letter na isinend. Once na na-click nyo po itong register for Open Who, magsasend po sa inyo si World Health Organization ng confirmation email. So, ang gagawin nyo lang po, Pupunta lang po kayo sa inyong account, then i-click niyo lang sa inyong account, sa inyong email account, i-click niyo lang po yung confirmation email, then i-confirm niyo lang po yung email ni World Health Organization. Importante po ma-confirm ninyo kasi once na hindi niyo po kinonfirm, hindi niyo po ma-access ang kanilang courses. So after niyo po mag-register, nakapag-register na po kayo, nakapag-fill out na po kayo. Ay bago pa lang pong nag-create ng account, ang una pong lalabas sa inyo is yung profile ninyo. Makikita nyo po agad dyan yung profile ninyo. Since ako po ay medyo ano na to. Ayan. So, kapag ka po kayo ay nakapag-create na yan, so, ang gagawin nyo lang po mga ma'am and sir, i-fill out nyo lang po lahat ng nakalagay dito. Paano nyo ba siya i-fill out? Katulad po nitong name. Halimbawa po, gusto nyo palitan ang pangalan ninyo. Say, for example is, yan, Juan de la Cruz. So, itatype nyo lang po di yan. Then, kapag na-type nyo na po, i-click nyo po yung check. Ayan. Then, display name. Ano pong gusto nyo display name? I-type nyo lang po. Say, for example po, is Juan. Na-type nyo po, then may makikita po ko yung check. I-click nyo lang po yung check. Then, yung email address, yung date of birth, i-click nyo lang po yung not set. Then, kayo po ang bahala kung anong gusto nyong yung birthday nyo po, ilalagay nyo po lang po diyan. Then, say for example, ganun. Then, click check lang po. Hanggang sa matapos nyo lang po ang lahat ng information tungkol sa inyong profile. Yan. Not set. I-click nyo lang po yung mga not set. Nakalagay nyo ito. Students, say for example, what is your professional affiliation? Click nyo lang po yun. Then, sa triangular inverted po ito, sa triangle inverted po ito, i-click nyo lang po siya, then mamimili lang po kayo ng sagot. Yan po. Say, for example, you are a student. Then, kapag nakapamili po kayo ng sagot, check nyo lang po. Okay po. Hanggang sa makompleto nyo po lahat ng information po dito. Then, after po nyan, kapag na-complete nyo na po yung mga information dyan, so, mamaya, sige po, i-complete po natin siya para tayo ay maka-access ng free courses niyan. So, have you taken online courses in the past 6 months? So, my answer is, say for example, is yes, currently enrolled. Then, check. Where did you hear about the Open Who platform? Then, click nyo lang po yun. Then, yung triangular na ito. Then, say for example, Who website. Then,
click check, kayo po ang bahala kung ano po ang sagot na gusto nyo ilagay. Then, ito po. Meron pa po sa baba. Kailangan nyo po yung matapos lahat. Preferred language. Ano po yung language na gusto ninyo? So, English. Then, check. Then, additional language. English. Then, check. Then, next. How old are you? Then, yan. Check. Then, what's your gender? Click yung not set. Then, yung triangular para mamili kayo. Say, for example, is male. Check. Why are you interested in participating in Open WHO courses? Then, say, for example, is career professional training or certification. Pwede rin po. Check. When following online courses, which facets and features best help you learn? Click nyo lang po yung not set. Then, ito po, yung mga pamimilian ninyo. I-click nyo lang po diyan kung ano ang gusto ninyo. Halimbawa po, lahat yung gusto nyo, pwede nyo po siyang i-tick. Then, check po. Ayan. Then, after that, ito naman po, which areas of learning most interest you? Select all that apply. Ako po kasi, tinik ko lahat to eh. Babalik po tayo. Yan, tinik ko po siya lahat. Para mas maganda po, mas maraming courses siyang ibibigay. Then, click check. Then, what country of nationality? So, click not set, then yung triangular, then pili po kayo. Hanapin nyo lang po yung Philippines. If, yan, Philippines. Then, check. Country you are currently live in? Kailangan nyo po siyang masagutan lahat. Ayan po. So, nakalampas na tayo. Ayan, Philippines. Then, check. Okay. Then, after that, makaka-access na po tayo ng kanyang mga free online courses. So, i-click po natin si courses. Kapag na-click po natin si courses, antayin po natin hanggang sa ibigay po ni World Health Organization yung mga pre-online courses niya. Maganda po ito mga ma'am and sir kasi po dito po talagang matututo kayo. Kasi po hindi po sila magbibigay ng certificate hanggang hindi nyo po na ipapasa yung test nila. So, habang nasa bahay po tayo, mas piliin po nating matuto. Kaya, mas maganda po kung tayo ay mag-a-access ng mga free online courses. Katulad po ng ginagawa ko ngayon. So, I keep on searching ng mga different online courses which is free. Nang sagot noon, makapag-enroll ako at madagdag yung aking kaalaman. So, ako po ay nagsishare sa inyo. May nagtatanong po kung ito po ba ay kasama sa CPD unit. Pwede po siya magamit as CPD units. Yung mga courses po na ibinibigay ko like Future Learn, sa TESDA, then ito nga po. Ang sagot ko lang po dyan mga ma'am and sir is, hindi ko rin po alam. Pwede naman po nating itanong kapag po tayo ay nasa PRC na. Pwede po nating itanong sa kanila or kung kanino man po. Pero as long as it is free, wala naman pong masama kung itatry natin. Ano po? Wala naman pong masama kung i-access natin. Since ang gusto naman po natin lahat is matuto. And at the same time, magkaroon po tayo ng certificate. So, wala pong masama kung itatry natin since it is free. Kung may bayad po ito, mas dun po tayo mag-isip. Since it is free naman po, sige po, ating i-try. So, yun na po, lumabas na po yung mga course. May access. Napakadami pong courses ni World Health Organization na ino-offer for free. So, start po, try po natin itong Standard Precautions Waste Management. So, enroll me. Mga ma'am and sir, napakadali po nito. Siguro po, for 30 minutes, tapos nyo na po ito.
Enroll me, i-click nyo lang po yung enroll me. Kapag na-click nyo na po yung enroll me, ito na po yung lalabas. Ayan. So, learning, discussion, progress, collab space, course details, documents, then announcement. Sa progress nyo po makikita kung kayo po ba ay makakakuha ng certificate o hindi. Basahin nyo po itong nasa gilid. According to WHO, about 85% of the total amount of waste generated by healthcare activities is general non-hazardous waste. So, kailangan po, ito po, self-paced po siya, then language niya is English, ginawa po ito para sa COVID-19, then nakalagay po rito enter course or unenroll. So, kayo po ang bahala. So, if you want this course, i-click nyo lang po itong enter course. Ayan po. Kapag na-click nyo na po yung enter course, beginning of course, ito po yung kanilang mga modules. Yan po sa gilid. Module 1, waste management. So, kailangan lang po nating matapos lahat ng ito. Kakaunti naman po yung kanyang module. Nakalagay po diyan, beginning of course, categories and sources of waste, quiz types of waste, waste processing and minimization, segregating waste, quiz segregating waste, collecting, transporting, stories, storing waste, treating and disposing of waste, disposal sites, quiz, may quiz din po, treatment and disposal of waste, then resources, post-test, waste management, and of course, then discussion po. So, kailangan nyo po yung matapos lahat. And basahin nyo po mga ma'am and sir dito kung kayo po ay gustong magkaroon ng certificate, nakalagay po dyan. A record of achievement will be issued to a participant who receive at least 70% on the post-test. Dito po sa post-test, mga ma'am and sir, kailangan po at maka-at least 70% kayo ng inyong sagot. You will have a total of 3 attempts on the post-test to be eligible to receive a certificate. So, bibigyan po kayo ng 3 attempt para maipasa nyo po yung kanilang post-test. Ano po? So, kapag hindi po kayo naka 70% sa test, hindi po kayo magkakaroon ng certificate. So, kailangan nyo pong basahin ang kanilang module para masagutan nyo po ang post-test. So, paano tayo magsisimula? Meron po nakalagay dyan previous, meron din naman po dyan next. So, i-click nyo lang po yung next. Yan. Then, kapag na-click nyo po yung next, lalabas na po yung module niya, nababasahin niyo po. Nasa categories and sources of waste na po tayo. Yan po, nakalagay po dyan. So, basahin niyo po siya. Marami po kayong matututunan. Ayan po. Kasi po, kailangan niyo po talaga siyang basahin kasi po, hindi po kayong magkakaroon ng certificate kapag hindi niyo po naipasa ang kanilang post-test. So, after po niyo basahin, click niyo lang po ang next. Click lang po kayo ng click ng next para po makarating kayo hanggang sa dulo ng course, hanggang mag-end po yung course po nila. So, kapag nag-end na po yung course, yan po, meron din po silang quiz, types of quiz, yan po, may mga quizzes po diyan. Nakalagay po diyan sa gilid kung ilang points po yan, yan. So, make sure po na tama ang inyong sagot. Madali lang naman po yung kanilang mga answer. Then, after po yan, click nyo lang po itong send my answers, then lalabas na po diyan. Ang lalabas po diyan kung tama po ba o mali ang inyong sagot. Then, i-click nyo lang po na i-click yung next dito sa baba hanggang sa makarating po kayo dun sa end of course. Ayan po, end of course. Then, after po nyan, say for example, nakatapos po kayo sa kanyang post-test. Click po natin yung post-test. 3 attempts lang po ang binibigay ni World Health Organization para sa post-test para magkaroon kayo ng pre-certificate na galing sa course na ito. So, make sure po na babasahin ninyo nang sa ganun po ay meron kayong matutunan. So, nasa post-test waste management po tayo. I-click nyo lang po yung start quiz now para po ma-access nyo yung quiz. Then, after po nyan, kapag na-click nyo po ito,
Say for example, natapos po kayo sa post-test of waste management. Natapos na po kayo. Paano nyo malalaman kung kayo ay nakapasa or hindi? So, ang gagawin nyo, pupunta po kayo sa taas, i-click nyo lang po itong progress. Ayan. Diyan po nakalagay kung kayo ay nakapasa sa post-test nila at saka dun po sa mga pre-quizzes nila. Ayan po, nakalagay dyan. Meron po dyan self-test. And then, yung total assignments. Yung assignment po at saka post-test, iisa lang po yun. Kung anong grade nyo po dun sa post-test, yun po yung magiging grade nyo dun sa assignments. So, after po that, magkakaroon po yan ng record kapag naipasa nyo po yung quizzes. Then, ikiklik nyo lang po yung record of achievement. Nakikita nyo po, naka-red po siya. Ibig sabihin, hiwala pa po akong certificate kasi wala pa naman po akong natatapos at hindi zero pa rin po yung progress ko dito. Kailangan po mo 100% po siya. Yan po. Dito nyo rin po makikita ang inyong certificate na may da-download. Ayan po. So, hanggang dito na lang po muna tayo mga ma'am and sir. Hahayaan ko po kayong magsagot ng sa inyo nang sa ganun po ay pare-parehas po tayong matuto. Magbasa po at sagutan ng maayos ang kanilang post-test, ang kanilang mga test, nang sa ganun, makakuha po tayo ng ating certificate. And maraming salamat po. Sana po ay may natutunan na naman kayo ngayong araw. And katulad nga po ng sabi ko kanina, wala pong masama kung ating susubukan since free naman po ito. Wala pong masama kung tayo ay mangungulek ng certificate na libre. Mas maganda pong mangulek ng certificate na libre kaysa may bayad. So, while it is free, access nyo na po. Salamat po and magandang araw po sa inyong lahat. Sana po ay nakapag-subscribe na po kayo para sa susunod na videos ko, sa susunod na mga site.